Magandang araw mga kahabi. Welcome back sa ating channel. Ngayon ay pag-usapan natin, ano nga ba ang Bluetooth? Paano nga ba ito na ihinirit ng isang ibon? O ano nga ba ang kanyang gene composition? Tara mga kahabi, pag-usapan natin. Ikaw ba mga kahabi ay mayroong back-to-back blue na parisan sa iyong ibunan at ito ay nagbubuga o naglalabas ng parblue o lahat ng kanyang anak ay parblue? Malamang sa malamang ang iyong blue na parisan ay anak yan ng parblue. I-trace mo mga kahabi. Ngayon mga kahabi, dumako tayo sa ating topic. Ano nga ba ang Bluetooth? Ano nga ba ang kanyang gene composition at bakit siya tinawag na Bluetooth? Disclaimer lang po tayo mga kahabi, ang ating sinasabi o ang ating pinabahagi ay base lamang sa ating experience, sa ating munting ibunan. Uulitin ko mga kahabi, hindi po tayo perpekto, hindi rin po tayo eksperto. Ito lamang ay share sa ating mga kahabi na gustong pumasok o gustong matuto sa larangan ng pag-ibon. Ngayon mga kahabi ay susubukan ko sa inyong ipaliwanag kung ano nga ba ang Parblue, throwback parblue, tsaka Bluetooth. Mga kahabi, meron tayo ditong visual na parblue, tsaka normal na feature. Ang parblue mga kahabi ay isang incomplete dominant. Ibig sabihin, kahit isa lamang na visual na parblue sa isang parisan, ay maaari na nitong maipasa ang kanyang mutation o kanyang gene sa kanilang magiging anak. Ang kanilang possible na magiging anak ay mayroong visual na parblue, normal na blue, tsaka normal na violet. Kung sa kanilang naging anak ay mayroong violet, ang violet ay ito ang tinatawag natin na violet split blue or split parblue. At kung mayroon namang blue, ito yung tinatawag natin na throwback parblue. Hindi po nating maaaring sabihin na split blue, or split parblue dahil ang blue ay hindi po nag-split sa blue mismo. Kapag blue lang po yan, ibig sabihin ang ID niyan ay blue lang po, hindi blue, split blue. Pero kung ito ay anak ng parblue, pwede nating sabihin na ito ay blue at throwback parblue. Hindi po tama ang blue, split blue dahil hindi po nag-i-split ang blue sa blue. Kung ito ay green, maaari nating sabihin na ito ay green split blue or split parblue or violet split blue, split parblue. Kapag po blue, ito ay throwback parblue. Ngayon mga kahabi, dumako tayo sa ating parisan na back-to-back parblue. Mga kahabi, kung ito ay ating pinagbangga, kung minsan ang kanilang magiging anak ay mayroong solid na parblue or visual na parblue, at kung minsan naman ay mayroong normal na mga features gaya ng blue or violet. Kung minsan mga kahabi ang kanilang mga normal na anak, ito ay kadalasang napagkakamalan natin na throwback parblue. Kung ito ay nanggaling sa dalawang parblue, ibig sabihin po niyan ang mga naging normal na anak ng dalawang parblue, ito yung ating Bluetooth. Tinawag itong Bluetooth mga kahabi dahil sa taglay nitong parblue na gene sa kanilang dugo. Ibig sabihin, double factor po ang dugo na karga ng normal na feature na kala mo'y isang throwback parblue. Isa sa mga advantage ng Bluetooth, kung ito ay yung binangga sa isang visual na parblue, lahat yan ng magiging anak nila ay puro parblue. Kung inyo namang makikita sa inyong mga screen, ay meron ako ditong dalawang blue na opaline na feature. Ito mga kahabi ay alaga kong Bluetooth. Dalawa sila ay Bluetooth. Lahat ng mula sa umpisa ng kanilang breeding hanggang sa ngayon ay hindi pa ito nakapagpapalabas ng normal na blue o normal na violet. Lahat ng kanilang naging offspring o lahat ng kanilang naging anak
ay puro Parblue opaline, mga kahabi. Sa ngayon, mga kahabi, itong dalawang Bluetooth ko na alaga ay mayroon naman silang tatlong anak. Kung inyong makikita, mga kahabi, ay mayroon tayong visual na Parblue. Ayan, mga kahabi, nakapokus yung ulo niya, dilaw ang ulo, ibig sabihin ay Parblue opaline, mga kahabi. Yan ang produkto ng aking Bluetooth, mga kahabi. Mga kahabi, kung inyong naalala sa ating nakaraang video, ito ay na-share ko na dalawa kong alaga, isang green split blue tsaka isang Bluetooth. Ito ay back-to-back opaline, mga kahabi. Ang kanilang mga naging offspring ay i-share ko sa inyo, mga kahabi. Ito sila. Ito ay produkto ng Bluetooth, mga kahabi. Isang dalawang opaline Parblue, isang violet tsaka isang turquoise blue Parblue, tsaka itong dalawang green split blue, mga kahabi. Ito ay produkto ng aking Bluetooth, mga kahabi. Itong mga Bluetooth ko na parisan, mga kahabi, isa ito sa mga golden pair ko na pares na ibon dito sa aking munting ibunan. Ang Bluetooth ay isa sa napakagandang gamitin, lalong-lalo na sa iyong mga cheap pairing na gusto mong mag-project ng isang Parblue o tsaka isang Parblue opaline. Ayan, mga kahabi, sana ay naipaliwanag nating mabuti at inyong naintindihan kung ano nga ba ang tinatawag natin na Bluetooth. Again, mga kahabi, ito lamang ay share, ito lamang ay binabahagi natin sa ating mga kahabi na gustong matuto o gustong pumasok sa larangan ng pag-ibon. Hindi po tayo perpekto, hindi rin po tayo eksperto. Ito ay share po lamang. Sana ay nakatulong sa inyo itong ating munting video. Kung inyong nagustuhan, pwede nyo itong i-share, i-like, at kung bago ka pa lamang sa ating munting channel, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button at pakiclick na rin ng notification bell para updated ka sa ating mga upcoming videos na gagawin, mga kahabi. Special shoutout sa ating kaibigan dyan sa Angeles City, Mr. J. San Pedro, at sa lahat ng members ng African Breeders of Negros Occidental, Bacolod Bird Society, Negros Bird Society, Bacolod Budgie Breeders, at sa lahat ng bird hobbyists sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mabuhay po tayong lahat!